So ngayon guys, may ituturo ako sa inyong napakalupet na tricks. So isa tong feature sa Messenger na malaking tulong sa atin. Halimbawa guys, di ba nagchat tayo sa mga kaibigan natin, tropa, kamag-anak, or kahit ano mo pa yan. Kung nakikipag-chat tayo, dalawang kamay yung ginagamit natin. Kasi syempre, hawakan mo yung cellphone at yung dalawang daliri mo naman or hinlalaki, yun yung gagamitin natin para mag-type or mag-chat sa Messenger. Ngayon minsan, pag malaki yung phone mo, mahirapan ka talaga mag-type. Kasi nga, minsan hindi mo maabot sa bandang gitna. Or kung halimbawa maliit naman yung phone mo pero yung daliri natin or hinlalaki is medyo maiksi, automatic guys, hindi natin maaabot. So mahirapan tayo. Ngayon paano nga ba mag-chat sa Messenger na kahit isang kamay lang yung gamit, pwede ka mag-chat. Or mapapabilis talaga yung pag-chat natin kasi nga maaabot siya kahit isang kamay lang yung gamit. So paano nga ba yung gawin? Make sure lang guys na panoorin yung video hanggang matapos para malaman niyo kung paano i-setup para kahit isang kamay lang yung gamit natin, pwede na tayo mag-chat ng mabilis sa ating Messenger. So ang gagawin natin una, pumunta tayo sa ating Messenger app. Click lang natin itong Messenger app, then pag-click mo yung Messenger, mamili ka dyan ng kachat mo. Kahit sino guys, walang problema para makapunta tayo sa chat box. So kunyari ito, tap mo lang. Basta nakapili ka na, pumunta ka dito sa baba. Ngayon, pag magta-type tayo, itatype natin syempre yung message dito. Itong box. Automatic lalabas dyan yung QWERTY pad or yung keyboard natin. Di ba pag magta-type tayo, minsan nabibitin tayo sa gitna or minsan naman, kahit maliit yung cellphone, hindi pa rin natin abot kasi yung daliri natin hindi maabot sa gitna. Minsan, nagtatry tayo mag-chat gamit ang isang kamay kaso hindi pwede. Kasi nga, hindi natin maabot basta-basta yung mga letters, lalong-lalo na kung nasa dulo. Katulad ng letter P, hindi natin maabot basta-basta ng isang kamay lang. Ngayon guys, paano nga ba mag-chat sa Messenger gamit lamang yung isang kamay na hindi na tayo mahirapan pa at automatic mapapabilis talaga yung pag-chat natin. So, ang una natin gagawin, kailangan natin pumunta sa may tatlong toldok na yan. So, halimbawa guys, nagtatype ka na, hindi mo yan makikita. Kaya ang gagawin nyo, once may tinype kayo dyan, i-delete nyo muna. So, dapat tulang nakalagay dyan ng mga letters. Pag blanco na, automatic lalabas na dyan yung tatlong toldok. So, ang gagawin natin, tap lang natin tong tatlong toldok, dahil lalabas dyan yung anim na kategorya. Ngayon, yung i-click natin dyan is yung 100. So, itong 100 na features ni Messenger yung pipiliin natin. So, tap natin yan. So, automatic guys, liliit na yung keyboard natin or yung QWERTY pad. So, ibig sabihin lang, makakapag-type na tayo dito kahit isang kamay. Ngayon, halimbawa, kaliwang kamay yung gagamitin mo para mag-type ng isang kamay. Ang gagawin mo lang, tap mo lang tong arrow, itong arrow sa gitna. Pag-click mo yung arrow, automatic mapupunta yung QWERTY pad or keyboard sa may gawing kaliwa. Para makapag-type tayo gamit yung kaliwang kamay. Ngayon naman, kung right-handed ka, so kanang kamay yung ginagamit mo, itap mo lang tong arrow. Pag tinap mo tong arrow, automatic yung QWERTY pad or keyboard is mapupunta sa gawing kanan para makapag-type tayo gamit yung ating kanang kamay. So sa ganun paraan guys, kaya na natin mag-type na mabilisan dito kasi nga abot na ng ating mga daliri or hinlalaki yung keyboard. Kasi pinaliit na para mas mabilis tayo makapag-type kahit may ginagawa tayo sa isang kamay. Tapos ngayon may nag-chat sa atin, automatic guys, makakapag-type tayo kagad. Kasi nga abot na natin yung mga keyboard kahit yung letter Q gamit yung kanan. Pag tinype mo, abot na natin. So ganun guys, kalupit at kasi itong features ni Messenger na 100 para makapag-type tayo kahit isang kamay lang ng mabilisan. Ngayon guys, paano nga ba ito ibalik? So napakasimple lang, kung gusto mo na ibalik sa dati, itap mo lang itong apat na arrow dito, tap mo lang yan, automatic babalik na yan. Ngayon pag i-activate mo siya, dapat wala talagang nakalagay dito ang mga numbers or letters. Dapat burahin nyo lahat dito yung tinype nyo muna para lumabas yung tatlong toldok dito. Ngayon para i-activate, tap mo lang yan, automatic lalabas na yung mga category. Pipiliin mo lang yung 100, automatic pwede ka na mag-chat gamit ang isang kamay. Ngayon naman kung gusto mo guys i-move yan, halimbawa hindi ka komportable dito, gusto mo ibaba konti, tap mo lang tong arrow dito, yung may box dyan na dalawa tsaka arrow, tap mo lang, then i-move mo lang sa baba. So pwede mo siya i-move. So kayo bahala guys mag-adjust kung paano nyo i-adjust yung pag-move ng keyboard or QWERTY pad sa inyong phone. Then pag mag-back to normal, tap nyo lang tong apat na arrow, automatic back to basic na yan. So yan guys, abalayan ko muna kayo. Sa mga hindi pa nag-order ng ating official merch or t-shirt natin na MindTech Official, so eto yon, suot-suot ko na. Sa mga hindi pa nag-order guys, mag-order na kayo kasi nga, konti lang to. So limited lang yung paggawa natin kasi yun lang yung kasya sa budget natin. Guys, promise maganda yung kanyang tela. Cotton siya, presko sa pakiramdam kahit tag-init. At syempre guys, yung print niya is vinyl. Vinyl print siya, talagang matibay kahit labhan mo siya, ibabad, hindi siya kagad tutukla. So ganun kalupit itong ating t-shirt. So napakasimple lang mag-order nito guys. Pumunta lang kayo sa inyong Shopee app, click nyo yung search doon, ilagay nyo doon yung MindTech Official. Automatic lalabas na yung ating merch. Doon na kayo mag-order guys. Or kung gusto nyo naman, i-PM nyo na lang ako sa aking FB page. Itong mismong FB page natin, i-PM nyo ako dyan at pwede kayo mag-order sa akin ng direkta. So ano pang inaantay nyo guys, mag-order na kayo. Suportahan nyo guys yung ating kauna-unahang official merch ng MindTech Official. So sana guys may natutunan kayo ngayon. Once again na MindTech PH. Thank you and God bless all.